Luxing lipstick ako guys. Dati kasi guys, yung mga maliit pa ako, halika kong bumili ng candy, yung mga lips candy. Ganito, tapos i-ano ko dito sa lips ko. Para makula-kula naman ba? So ngayon, ito po yung ginawa kong pang lipstick kasi hindi ako nakabili. Masyado kasi busy dito sa pindahan guys. Ah, sa totoo lang guys, ngayon lang nga ako na ganito. Kasi magbo-vlog ako today. So, gusto ko, maganda po ako sa... Ilan? Hmm? Nahin ko. Nakalimutan ko kasi may customer. Kaya yun. Makula-kula na ba to? Hindi. Hindi effective. Try ko sa max. Dalawang sila. Yung candy ko, tapos yung bubble gum. Hi guys! Welcome back sa my YouTube channel. Wala ko Adam. Sister nga night, ganda mo. Itong pang pang-overnight. Oh, hindi ka itong kuhaan. Pwede sa day, pwede sa gabi. Tulong mong guna sila kaklase. Katong pang night lang ba? Pang overnight shot. So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, ang Madam Nani Kishanti, Pretty Bird. For today's video guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking munting tindahan. So we're having a tour with my sari-sari store. So ito tour guide ko po kayo sa aking sari-sari store. So ang tips ko po sa inyo guys, ang kapag meron po tayong sari-sari store o mga paninda, kahit anong mga paninda, dapat marunong talaga tayong mag-merchandise ng ating mga paninda, oh, di ba? Para ma-attract yung customer, yung maaakit talaga sila, unang tingin pala nila, so ganito, ganyan. Tapos, ang tips ko talaga sa inyo guys, mas maganda talaga yung tindahan natin, yung laging puno. Pero, kaya lang, ngayon, schedule ko today sa pamimili ng aking mga paninda. Kung akala nyo puno na to yung tindahan ko, hindi nagkakamali po kayo. Meron pa po mga kulang na hindi po kasi nakapamili nung isang araw. Kaya dapat namimili na po ako ngayon. Kasi magbibisi na. Alam nyo ba guys, pag meron po tayong mga paninda, meron po tayong mga sari-sari store, abangan natin yung A15, A30, yung mga sahod ng mga customers natin. Kasi syempre naman natatabaho yun, di ba? And then yung iba naman, yung meron po mga lingguhan. So, mag-abang ka talaga, uy, Saturday ngayon, o Friday ngayon, dapat mag-fully loaded ako ng ganito, ganyan, yung mga alak, ganito. So, abangan mo talaga yung mga ganyang mga petsa, di ba? So, yung mga petsa, yung mga araw, dapat abangan mo yan talaga yan, guys. Dapat paghandaan mo. Dapat hindi ka maubusan. Kasi,
pag dumating yung araw, hindi ka nakapamili, tapos namili na sila, so sayang, di ba? So, yun talaga ang tips ko talaga sa inyo guys, ha? Lagi talaga kayong handa sa mga araw ng 15, 30, at saka yung mga araw na sa Friday, Saturday. So, di ba? Yun talaga ang i-atake sa mga customers natin na mag-inuman tayo kasi bukas walang pasok. Mag-inuman tayo kasi asahuran ngayon. O, di ba? So, ganyan talaga yan. Pero, hindi naman sa ibang araw, maghahanda ka. Pero, iba talaga yung 15 at 30, di ba? So, yan ang tips ko sa inyo guys. Abangan niyo yung mga pets na yan. So, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung aking mga display. So, yung mga ginagawa ko dito sa tindahan. So, kailangan niyo pong masilip naman. Masilip niyo naman po ang aking tindahan. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, pindutin mo muna yung subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking ina-upload. Kaya, keep on watching na talaga tayo guys. Kasi magtutour na po tayo sa ating tindahan. So, tara na! So, ito po ang harapan na aking munting tindahan, guys. So, talagang marami ka talagang pagpipilian. Wow. So, si customer, malilito talaga yan. So, dito nga side yung aking mga biscuits. Yung iba't ibang klaseng biscuits. Hanggang itaas talaga yan, guys. So, ayan, makikita nyo. Meron ako mga face mask, pangharapan. So, ito na po yung aking mga super crunch. Yung tagsisampo. So, dito nga side, sa gilid naman yung aking mga lotion, alcohol, tapos eskenol, mga pan. So, mga ganyan-ganyan lang. Yung marami ka talagang pagpipilian. Tapos, sa baba naman yung mga candies ko. O, diba? So, bonggang-bongga. So, dito sa gilid, guys, yung aking mga chocolates. So, eto naman po, ipapakilala ko to sa inyo, yung paborito ng bayan, yung gawa ko, yung pastilya. So, yan ang pinaka-paborito nila. So, silipin natin yung sa loob, kung ano ba talagang laman sa loob. So, yan po ang makikita ng aking mga customers na marami talagang mga paninda na makikita nila. So, marami din na nakasabit. O, diba? So, bongga-bongga talaga si Madam Tweety Bird. So, dito naman po sa gilid, guys, yung aking sabon section. So, makikita ni customer yung aking mga sunrocks, mga sabon pabango, mga downy. So, yung mga aking mga sabon na pinutol-putol ko, diba? Yung mga surf, yung mga ganyan-ganyan, yung mga basic needs. So, dito naman po yung aking icy ice cream. So, mga iba't ibang klaseng ice cream talagang nakalagay dyan, guys. So, para yung mga customer natin, marami talaga silang pagpipilian. O, diba? So, pasok po tayo sa loob, guys. At ipasyal ko kayo sa aking munting tindahan. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking mga techniques at strategies kung ginagawa dito sa loob ng aking tindahan. So, ito na pala yung aking mga sinabit-sabit, guys. So, makikita nyo ang aking milk section. So, ayan, iba't ibang klaseng gatas. So, di ba? So, and then, sa likod naman, guys, yung gatas din, pa kaya yung mga Quaker Oats, at mga yung mga kape, yung mga iba't ibang klaseng talagang kape. Pwera lang talaga, guys, kung walang stock yung supermarket, kaya wala po akong stocks na nakasabit. So, hanggang dulo talaga yan, guys. At saka dito naman po ang aside, yung mga fab cone ko, diba? So, iba't ibang klaseng fab cone. Meron akong downy, del, tsaka sorp. And then, yung mga shampoo ko, marami din akong pagpipilian yung mga customers ko. So, nakikita nyo naman talaga yan, guys, na iba't ibang klase talagang nakasabit. So, marami talagang pagpipilian yung aking mga customers. So, dito naman po nga side, yung mga conditioner ko. Diba? So, bongga-bongga. At saka sa likod naman yun, guys, yung aking mga surf, wings, naman yung mga powder. Yun, diba? So, marami talaga silang pagpilian. Siyempre naman, hindi naman papawala yung aking Ariel at saka Tide. At saka meron din akong liquid na Ariel, ha? Meron po naghahanap niyan. Tapos, meron po ako mga Breeze. O, diba? So, dito nga sa yung toothpaste ko. Tapos, papunta po tayo sa aking sabon section. So, dito ko po nilagay yung ang aking mga easy to get talaga, guys. Yung mga sabon na pinutol-putol ko. O, diba? Yung mga surf, mga wings, yung mga pang easy to get. Isa to sa mga basic needs talaga, guys, na hinahanap. Araw-araw talaga to. May naghahanap. O, diba? So, araw-araw naman talaga tayo maglalaba.
So, hindi naman pwede talaga na hindi tayo maglalabas. So, ayan yung mga Fabcon ko sa likod, yung mga Surf, mga Dell. At saka, dito naman po sa itaas, yung aking mga, syempre, yung mga Downy, yung mga bestseller ko, yung mga hinahanap ko. Yung mga tao talaga, mahilig talaga sa mga brand, yung mga branded talaga. So, meron po akong tatlong klaseng mga dishwashing liquid, yung Joy. Tapos, sa ibabaw naman, yung aking mga sabon nga pabango. So, dito po sila mamimili kung anong mga sabon nga kinakailangan nila. So, di ba? So, yung mga, ano ko, yung mga deodorant ko, nilagay ko na lang talaga dyan para medyo mas maganda talaga tingnan. So, sa itaas naman yung aking mga Sunrocks. Yung iba't ibang sizes at saka dalawang klase yung Sunrocks na meron ako. O, di ba? So, ayan guys, yan talaga ang aking sabon section. So, makikita nyo na yan talaga, madali talaga makukuha kung sino magbantay dito, yung anak ko at saka yung ako. Tapos, nandito naman po sa pinakababa, yung aking mga asukal, yung mga niripak-ripak ko, di ba? So, dito naman po nga side, yung mga aking mga magic syrup. Tapos, mga ginisa. Tapos, sa baba naman, guys, yung aking odong at saka yung miswa, yung mga hinahanap, yung mga basic needs lang naman talaga yung mga binibenta ko, guys. Tapos, yan talaga yan. So, dito yung aking mga candy section, o, diba? So, iba't ibang klaseng candies. So, yan na talaga ang itsura niya, guys. So, puro talaga pagkain ang nilagay ko sa harapan, guys. Para yung customer ko madali talaga makapili, o, diba? Ganyan talaga yan, guys. Dapat tayo mga sari-sari store owner, dapat marunong po tayo mag-merchandise ng ating mga paninda. Yung dapat talaga yung mga kaakit-akit talaga yung makikita sa customers, o, diba? So, katulad na nito yung ice cream, isa po to sa mga kaakit-akit na makikita, uy, meron talaga silang ice cream, o. So, ganito, ganyan. So, marami talaga silang papipilian. Ngayon, medyo mabait na yung ice cream today. Kaya, ayun, ito na lang yung natira. Bukas may delivery naman ako. Dito naman po sa gilid ng aking ice cream, dito naman po ang aking bigasan showcase. So, meron po akong apat na klase na bigasan showcase. Tapos, yung mga inumin ko, yung sa baba, dyan ko po binabuffer yung aking mga alak. Kumbaga, tinatago. Kasi, meron naman akong nilagay sa itaas, yung madaling makapagpili talaga yung customer ko kung anong merong stocks na binibenta ko, o, diba? So, ayan. So, pinagagilid yung aking mga pancit canton at noodles. So, meron pa akong tips sa inyo, guys, na ipapayo ko lang po sa inyo, guys, na yung mga items na pwedeng mangat-ngat ni Inday-Inday, ilagay mo na lang sa lalagyan na hindi talaga makapasok si Inday-Inday. Hindi mahirap talaga, guys, kung ang kalaban natin si Inday-Inday. Hindi natin alam kung saan sila dadaan. Kaya, ang tips ko lang po sa inyo, maghanap na lang kayo ng paraan kung saan nyo talaga dapat ilagay yung mga produkto natin na hindi mangat-ngat ni Inday-Inday. Alam niyo naman si Inday-Inday, wala tayong laban dyan. Mabibisit ka sa tindahan mo at mamalasin ka. Instead of kumikita, malulugi ka. So, yun ang dapat mong iwasan, guys. Dumaan din ako sa ganyan, guys, nung ako'y nagsimula pa. Kaya, instead of magagalit po ako, humana po ako ng paraan para ma-resolve ako yung problema ko dito sa tindahan. Kasi wala po tayong laban pag si Inday-Inday na ang umaatake. Kaya, medyo mahirap man, naligpit ka ng ligpit. Sipag at syaga lang talaga yan, guys. Kung kailangan mong mag-expense para sa lalagyan, mag-expense ka. Huwag mong isipin na wala kang makukuha. Kasi ano lang naman yan, pag bumili tayo ng lalagyan, asset yan, hindi yan paninda na dapat tumutubo. Yung isipin mo, guys, yung mga paninda mo na hindi talaga mangat-ngat ni Inday-Inday. At saka malagay mo siya sa tamang lalagyan na hindi madaanan ni Inday-Inday. Alam nyo naman na si Inday-Inday marumi yan. Kaya dito sa bahay, guys, sabon lang talaga ang hindi ko nilagay sa lalagyan. Kasi pag kinakain nila yung sabon, depende sa kanila kung magugustuhan nila. Hindi naman yan pagkain, panglaban naman yun. Bala dumaan sila ng ilang beses pa, kaya hindi ako magwo-worry dyan. Kaya ang payo ko lang sa inyo, guys, pwede kang mag-alaga ng kuting sa loob ng tindahan o kaya mag-expense ka ng lalagyan.
yan talaga ang maipapayo ko sa inyo. Pero dito sa tindahan, guys, hindi pwede yung kuting dito kasi bawal po ang pet. So, kaya ang ginawa ko, nag-expense talaga ako ng lalagyan. Kaya ako na lang ang umiwas, guys. Wala tayong laban ni Inday-Inday. O, diba? Nakikita nyo ba yan, guys, yung lalagyan ng mga dilata? Pinagawa ko talaga yan kay Mister nung nag-pandemic. Tapos, binabalutan ko yan ng plastic na makapal. Dati talaga yan, guys. Diyan ko talaga nilagay yung aking mga noodles, mga pancit canton, ganito, ganyan. Kaya, nung hindi na nag-pandemic, inalis ko yung plastic niya. Pero, hindi ko inalis yung nasa gilid para hindi po makaakyat yun si Inday-Inday. So, ang inalis ko lang yung bintana niya. Tapos, ayun, kinalaunan, baguhan lang, nakapasok at napuntahan na talaga ni Inday-Inday. So, ayun, nakangat-ngat ng dalawang pack. So, sayang, diba? Kaya, ayun, naghanap po ako ng paraan. Nilipat ko talaga kaagad ang aking mga pancit canton sa glass. Nilipat ko kaagad, guys, no? Nilagay ko talaga dito para iwas talaga sa ngat-ngat, o diba? At kung ikaw ay bago ka pa lang sa akin channel, pindutin mo muna yung subscribe button and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking in-upload. At huwag mo rin kakalimutan na magla-like at mag-share. At kung ikaw ay may mga katanungan, you can drop your comment down below and see you next vlog. Thank you!